Mga Karos, isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Bali, February 2, araw po ng Webes. Eh mga Karos, ipagpapatuloy po natin syempre yung ating ongoing project dito sa Phase 4. Overall paint pa rin. So bali kahapon, pinabago ko po yung pintuan, yung kulay ng pintuan. So abangan natin mamaya hanggang sa matapos tong video kung ano po yung magiging finish outcome niya. Eh mga Karos, pagpapatuloy din natin yung ating project dito na bago. Day 3 na po tayo dito sa Phase 1. Mag-assemble na po tayo ng mga bakal, ng poste, ng tie beam. Kung sakali, baka makapag-buhos din po tayo ng mga puting. Tapos, syempre, ipapaano na rin po natin yung, ano, yung panambak. Ipapahakot na rin natin para maging malinis yung area. Eh mga Karo, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Webes. And enjoy watching po. Eto mga Karo, dito na tayo sa site. Kapag malapit po yung project, hindi mo kailangan mag-effort na gumising ng maaga. Yan ang ano, yan ang advantage. Kapag ka malayo, stay in or gusto mo mag-uwian, yung kailangan mong ano, commute sa biyahe, nagigising ka ng maaga talaga. Yung mga Karos, dito na tayo. So meron akong dala, ano to, yung mga spacer. Ayan, nasa 5 cm siya. Ito yung nilalagay sa ilalim ng mga bakal. Kapag magsiset tayo ng column, beam, ayan, saka puting yan. Ito yung nilalagay para yung, ano, yung bakal hindi nakadikit sa lupa. So hindi siya masyado mag-absorb ng moisture. Diba? Ito na yung iba. Oh. Ayan, oh. Good morning muna, Louie. Good morning. Ayan, Jamil. Good morning. Good morning. Ayan, oh. Ayan, ganyan yung araw-araw na ginagawa namin. Wow! Apakabait naman ng kumpare mo, nagbibigay na saging yun. Baka meron tayo dyan. Wala na ba? Pa sir, yan. Ah, hindi. Para sa inyo na. Sige. Oh, kiss muna to. Ayan. Tapos sila naman punta sa Phase 4. Ayan. Ayan, sige, Bilog. Good morning, Log. Good morning. Ayan. Bali, day 3. Yan, good morning, JJ. Good morning. Day 3. Kalakatlong araw. Ayan si Master Jojo rito. Good morning, Master Jo. Good morning. Ayan. Yeah. So, yung method ng asintada, running band pa rin. Tapos yung ginagamit namin dito, D4. Pero kung malaki-laki sana yung mga area. Kaso nga lang, yung mga area talaga rito sa, ano, sa Lumina. Maliliit lang naman talaga yung extension, yung harap, yung gilid. Bihira na yung kasing laki ng corner na ginawa namin dyan. Tsaka itong harap, yung bihira yung ganyan dito. So mas maganda yan pagka ano, ganyan, D5. Yan D5 na, ano, na hollow blocks. So ito mga Karos, naka-schedule na. Pero baka mamaya pang after lunch. Yan. Tapos siguro, bago matapos tong araw na to, basta ngayong araw na to, papadeliver natin yung hollow blocks. Yan, kailangan na yan bukas. Yan, pinapa-inspect lang natin yung mga ano, yung sa column. Kung tama na yung hukay niya. Ayan. Ginagawa pala namin dito mga Karos, ano to? 60 by 80. Yan, 60 by 80 yung ano, yung hukay. Tapos sa dito naman sa ano, sa wall putting natin, ano po to? 30 by 60 naman yung lalim. Yan, 30 by 60. Tapos sa 60 by 80 naman yung hukay. Yan. Oh, dami ng panambak, no? So, yan. Kung continue lang po yung ano, yung pag-hukay dito, excavation dito, possible kasi maanahan na po namin to. Maporma na po namin ng, para sa mga bakal. Yan, ngayong araw. So hindi na natin babatiin yung weather. Yung weather naman napakaganda palagi. Huwag lang uulan. Tapos ayan, mag-umpisa na po tayo magputol ng mga bakal. Ayan, may extra naman tayong cut-off, no? Yung bala ng cut-off dito. Pero baka bumili na rin tayo ng isa. Ayan, no? Bago pa to. Bibili tayo ng isa. Daming puputulin, no? Ayan. Ay, may ano, may dumi. Buti sinabi ni JJ. Tignan natin mapakan. Tapos yung ano pa nga Karo House, yung gagamitin namin lahat na bakal dito.
10mm lang. Wala namang plano yung may-ari na ipaangat to balang araw. Yan, 10mm lang. So, bali yung mga hukay niya, malalalim lang yung ating plano. Kasi rin, naka-interlock po to. Pagka ganyan po, yung strength nitong corner, kukuha na po ng strength dun sa likod. Tsaka hanggang dyan sa may harapan. Yan po yung ating ano rito, gagawing structural method. Tapos yung mga nagawa naman kahapon, nakompleto tong ating flat ceiling. Yan, nakompleto siya. So, kompleto tayo sa installation, sa abang, okay na rin. Okay na din yung mga abang natin dyan. Ito nga pala yung pinaka TV console niya. May nakabang na natubo dyan pataas. Para dun po uhugutin yung mga kable. So, yun, nakita niyo na yun sa mga video namin. Para hindi na po mahirapan magsuksok ng kable. Kaya meron po dyan. Yung dito naman, yung plano naman na gagawin natin dito. Ito mga karos, kapag tinibag na po natin yung wall na yan, medyo mas mababa yung kisame rito sa extension. Kasi diba nakaslant yung ating roofing. Kaya mas mababa ng konti ito. Siguro ilang sentimetro lang naman yung baba. Hindi naman po natin yan matitibag lahat. As in nasagad dun sa ano, sa ceiling. So magtitira tayo ng parang biga na style dyan. Style na biga. So meron siya nakadrop pa na ano dyan, na concrete na wall. So yun yung magiging pagitan nila. Pero isang kwarto lang po ito. Ayan, start na po tayo rito sa phase 1. Bali 60 no, kung tama ako, 60 square meter lahat. Yan na 36. Yun doon sa simula sa harap at saka sa back extension plus sa 24. Yan. So ito ha, mga karos, gravel bedding muna tayo. Yung graba. Ano to, yung maliliit lang na tipak na graba yung lagi natin ina-order. Kasi minimalist lang yung mga poste. Para kumompak at saka sumuksok siya dun sa poste kapag nagbuhos na. So sa gravel bedding natin, kailangan malinis muna yung column. Yan, lilinisin pa muna yan. Yung mga ekstrang lupa na nalaglag. Yan, malinis dapat yung pag-aanuhan. Pag lalagyan ng graba. Tapos dito mga karos, ano siya, yung nilalagay natin graba simula dun sa lupa, nasa 5 cm yun. Yung pinaka ano niya, latag. Magbubuhos ng graba lang. As in graba lang, walang halo. Tapos isiset naman yung mga beam. Isiset po yung mga bakal. So yung beam nito, si beam lang yung gagawin natin. Tapos nakaparilya. Tapos ilalagay na yung mga spacer na hawak ko kanina. So ito, assemble muna sila Master Jojo tsaka si JJ ng bakal dito. Salamat eh. Thank you po. Yan, bumili tayo ng paborito nating chinelas. Ayan, stock na ako ng dalawa. Pupudpud na naman yung ating chinelas. So, nandito tayo sa hardware ni Boss Daryl. Yan, bumili tayo. Tire roulette na. Para pang ano na, hanggang sa matapos. Magkano to pare kayo? 350 po. 350? Yan pare, resibuhan na lang pare. Yan, unang purchase natin ngayong umaga para dun sa ongoing na ginagawa natin na row house. 350 pesos. Yan, bala ng cut-off. Sige pa ma'am, sir. Sige pa. Ayan mga karos, yung binati natin dito si, sa palengke, si Ma'am Glesi Bustamante. Ayan, habang bumibili tayo ng bala ng cut-off, pinuntahan niya tayo ron. Ayan, shoutout sa'yo Ma'am Glesi Bustamante from De Gracia, Carisa. Ayan lang po. So matagal na pala siya nagme-message. Kaso nga lang, yung isang account ko kasi hindi ko na magamit, kaya binuo po natin tong account na Lishin Nakira. Para dun po masasagot natin yung mga inquiry at saka yung mga nagtatanong. Pero hindi ko naman kayang sagutin sa loob ng isang araw. So inuunti-unti ko hanggang matapos.
Yun, ulitin ko, shoutout sa inyo, Ma'am Glessy Bustamante. Bali, yung bahay niya, 40 square meter, nakaabang na para sa second floor. Itutuloy na lang. Itutuloy na lang yung finishing hanggang sa second floor. So, yun, pinapa-estimate niya sa akin. Pero binigyan ko na po siya ng range kung magkano po lahat ng gagastusin. So, sa ngayon kasi, medyo marami pang tinatapos na trabaho. Yan, sa isang bahay ko kasi, bilangin na lang natin kung 2 months ang isang bahay na natatapos. Kung 6 yung tanggap natin, equivalent sa ano na yun, 1 taon na. So, may mga naka-line up pa po tayo dito. So, anyway, maraming salamat po, Ma'am Glessy, at kinausap niyo po ako. Thank you po. Ayan, mga kambing. Wow. Masaya sila rito sa kalsada, no? Nalalamigan siguro sila dyan. Alright, tara. Eh, yung ating additional na bala ng katok. Yun, biglang nipisa agad. Dami pang puputulin. Lagay ko lang doon, Jay, sa may semento. Stirrup rebarring natin, bali 10 by 30, no? Master John, no? 30. 10 by 30. Minimalist lang, so wala na costly sa mga wall. So naka-flush tayo sa mga wall yung mga poste natin. Yan, mga karos, papunta naman tayo ng phase 4. So tuwing alas 10 ng umaga, yan, daan tayo rin para ihatid na rin yung merienda. Tara, tingnan natin kung nabago na yung kulay ng pintuan. Yeah, let's go. Dito na tayo. Ano yung merienda niya? Ininom nga lang ni... Ano, ni Louie yung isang soft drinks. Nainom. Yun, o. Oh. Eh, sinasabi ko sa'yo, Jamil. Napaka, ano. Artificial. Yeah. And then... Meal pose ka nga rito. Ganyan. Two choice! Yun. Ayan nga, ito na po yung pintuan na pinabago natin kay Jamil. Ayan. Yung dito mga karos, kahit hindi na ganyan. So okay lang yan kasi ito na yung parang pinaka-platform ng design. Ano kailangan mo? Water white. Water white? Sige. Dadali ka na lang. O, dadali ka na lang. Maghahatid ba kayo uli kayo, ano? Doon yun na lang kunin. O, sige mamaya. Yan na, halos tapos na kasi mag-spray si Jamil. Ito, pinipwestohan na po uli ni Jasper to. Maaari po kasi yung ano, yung lagkit ng spray ay pumunta sa kisame. Kaya may final retouch pa to, makikita nyo sa mga kisame rito. Pero kung meron sanang enough na space para sa ganitong trabaho, ganitong method ng paggamit ng compressor, mas maganda hindi dito sa interior. Kaso nga lang, bawal po kasi tayong mag-spray naman dyan sa labas. Hindi rin magiging maganda yung quality ng ating trabaho gawa ng hangin, maalikabok. Bawal din sa kabilang kwarto or kabilang unit. So kung ano, kung dalawa yung bahay, yun, mas maganda yun, advantage yun. Pwedeng mag-ano muna rin, pwede nga pumesto. Ganda oh, pintuan. Yan, para match po yung ano, pagka tiningnan natin yung view rito, match lang yung design tsaka yung color. Yan na. Yan na, kailangan ng water white gloss. Yun, meron tayo na, may tira tayo sa dati natin mga project. Kaya i-apply natin dito.
Ihuhuli na lang namin tong ano dito sa labas. Yan, dadalo nga pala yung client owner natin dito sa Linggo. Yan, possible yan, may pintura na to tong harapan ng bahay pagkapunta nila. Okay na po tayo doon muna. Balik tayo doon mamayang hapon kung kakayanin. So nakapokus muna ako dito kasi may delivery tayo rito sa phase 1. Tapos bad news, si Prime Water dito sa area namin, sa Tansa, naglabas siya ng anunsyo na mawawalan ng tubig ng February 3. So bukas yun, February 3. Tapos meron pang ibang mga date na mawawalan ng tubig o ang nalilinisin yung tangke. Yan, maintenance kada taon. Nangyayari po talaga yan. Mini-maintenance yung ating tangke ng tubig. So gagawa pa muna kami ng plano or diskarte kung paano po tayo mag-i-imbak ng tubig para sa construction. So kailangan na natin ng mga panghalo. So isa sa naisip namin yung septic tank. Malinis naman yung septic tank dun sa may unit. So hindi pa siya ginagamit ng tao yung inidoro ron. So yung depositohan niya malinis pa. Pwede po nating pagtambakan ng tubig. So besides, wala siyang overflow kasi nga 'di ba nakita natin yung hindi pa nakatap sa culvert line. Ayan. Let's go. Ayun, no? Dito na pala yung ating delivery. Up, yeah. Boss, simento lang dala niya, no? Simento lang, okay. Ayun, simento lang. Ito yung kukompleto sa 100 na simento. Hollow blocks ang wala sila. So ano po ba laman yan? Buhangin? Ay, hindi amin yan, no? Hollow blocks ang wala. Ayun. Nadala ka ba nila yung buhangin? Ay, hindi pa. Hindi pa. Isa lang muna kasi walang paglalagyan. Ay, yung graba. Nadala nila yung graba. Ayun, nandun ako. Ayun, oh. Ang ano ko, yung buhangin. Ay, buhangin. Yung ano, hollow blocks. Oh, hollow blocks. Gagamitin na yung bukas. Yan na. Ay, tambak na rin sila ano rito ng lupa. Sila Bilog tsaka si Louie. Tambak na rin sila ng lupa. Baka dalawang truck na kagad ng ano, maghahakot ng panambakang ipaano natin. Yan, dito na tayo sa bahay. Oryo! Kinulong ka ni Mami Joy mo. Yan, naglinis kasi si Joy rito. Anong ulam natin? Hampalaya. Ay, hindi pa pala ano. Ito, hampalaya. Hindi pa luto. Gusto ni Mrs. na ako daw yung magluluto. Ayaw nito. Anong luluto yung gusto nito? Masarap pag ikaw ang nagluto. Okay, sige. Yan, ang bola ka pa. Aray ka magluto. Yan na. Mabilisan na naluto to. Wala na pong sahog to. Tapos ito iba yung ibang gusto niya naluto to. Yung lagi namin na niluluto para rito. May star margarine, may sili, garlic. Yun. Yan, lulutuin ko lang po muna to. Eto mga karos, after break time, dito na po tayo. Ayan, nagbabakal na sila, Bilog tsaka si Louie rito. Ayan. Tapos sa mapapansin nyo, medyo luminis na kagad to. Hindi na natin na-videohan, meron ng isang paunang hakot. Ayan na, paunang hakot na worth of 800. Yun lang yung pinanghakot nila. Ayan yung ating stirrup rebaring dito sa mga poste. Yan bali, ayan bali, animan pa rin to. Ayan, animan pa rin yung ginawa natin dito. Yun, may gravel bedding na.
Ayan na. Narito. So after nyan, yung spacer na, tapos ilalatag yung parilya, yung C-beam natin, mga poste. So bali, nagkulang ng locker thinner po dun sa ano, sa ginagawa nila Jamil na phase 4, sa phase 4 yun. Pupunta kagad tayo dun ngayon. Yan na, napabayaan namin yung ano rito. Naglagay na kasi kami ng ano rito ng tubig dito sa ating septic tank. Pinuno namin. Napabayaan ito. Umapaw ng konti yung tubig dito. Yan. Ah, ito na pala si Jamil. Papunta na ako ron eh. Ilang ano ba kailangan mo? Galon? Hindi ba galon? Or bote lang? Dalawa. Sakto nandito yung ano. Sakto, hindi na tayo pupunta ron. Bibigyan na lang natin ng pambili si Jamil. Mil, bigyan na lang kita pambili ha. Dada naman ako dumami. Oo nga, napabayaan na. Bukas kasi walang, ano, walang tubig. Hindi ano yan, napabayaan, umapaw lang. Insakto, wala kasing tubig bukas eh. O di, may gagamitin tayo. O di, sa prime water. Oo. Yan, magagamit naman natin yung tubig na yan. Tsaka ito mga karos, maganda to, napondohan ng tubig para ano, lumambot ng konti. Gawa ng matigas, hindi matapos-tapos yung hukay rito. Masyado siyang matigas dito sa harapan. Ayan, pinasuyo na lang natin kay Jamil. Buti pumunta si Jamil dito. Hindi na tayo pupunta rin. Daan na lang ako doon, Mila. Kung kasya yan, ano, dalawang bote mo na. Kung kasya. Ayan, locker thinner. Yung matatapos ngayon yung ano, yung haspi. Ayan na. Abangan natin yung delivery ng ano, hollow blocks at saka ito. Hahakutin pa ko ito. Yan, maraming salamat nga po pala sa pamerienda. Pansit bato? Pansit bato, no? May matching ano pa, slice bread, no? Mula po kila sir. Ayan, no? dito nakatira. Yan, maraming salamat po. Yan, thank you. Mamaya may meriendahin namin ito. Ang tawag ni Louie rito, stopper. Ano, spacer. Spacer. Ayan. Spacer, stopper. Pipigilan bumaba. Oo. So, ito yung ano, sa pagitan ng lupa at saka ng bakal, ng parilya. Yan din yung gagamitin natin sa ano natin, sa C-beam natin. So, ito, nilalagay na po namin. Ayan, makikita yan. Nilalagay na ni JJ. Para pagka sinalpak doon, hindi na bababa yung tao. Kapag masikip po kasi yung column, nahirapan po yung tao dito na isalpak to doon. Nakakangawit, saka may tendency pa na ano, makapakan tong mga ano, alambre. Ayan. Ayan na. Sp-
Pacer. Kalawang hakot na po ito, mga Karohas. Sila rin po yung naghakot kanina. Nakakot pa ng bak. Sa punong-puno na yung truck dito. Yan, papahakot na rin natin banda rito. Naglagay lang kami ng cover dito kasi hindi pwedeng malagyan ng lupa yung matrabaho to pag nilinis namin. Ayan. Bali rito, okay na yung hakot natin. Okay, tama naman. Oh. Panalo na tayo dyan. Yung bali, nakadalawang truck tayo ngayong umaga. At saka ngayong patpuntang hapon. Yan, dalawang truck. Yan, total pa niya. 1,600. Yung nagtanong nga pala nito, mga Karohas, dito sa corner. Yung nag-comment, itong Mia na unit na to. Yung kanya po to. Yan, hanggang dito. Yang kanya yan, yung space na yan. Yung dito naman, likod na na-extension na lang. Yan, kain po muna tayo. Yan, break time. Yan, meron na rin merienda yung magkapatid po dun. Yan, break time, break time. Oh, sakto. Dito yung hollow blocks. Dito kuya. Dito. Sakto, nagbimerienda. Ah, merienda nila. Wow, nakakaling tayo ha. Maling silog. Sarap naman yan. Pansit na lang. Pansit ba to? Maraming salamat po sa nagbigay kanina. Yan, may kasama pang ano yan. Tinapay. Ayan ha, sakto. Dito na yung hollow block. Saktong-sakto lang. Nalinis na to. Alright. Okay na po sila. Ayan yung ating hollow blocks. Tuloy ang merienda. Ah, tapos na pala. Yan. Yan. Yan, balik na po sila dun sa paglalatag ng poste. Tapos dito, nakapaglatag na rin sila ng poste rito. So dito mga Karohas, ang kinuha namin dito 197 simula ron. Pero ito, yung priority line nito nasa 2 meters. Bali yung concrete cover nito, ano na lang to, 3 cm yan dito. Tapos yung latag na lang ng asintada po rito, 3 meters naman, 3 ano na lang po, 3 cm na lang palitada rito sa latag ng CHB laying dito. So kasama po dun yung ano, yung palitada dun sa sukat na 2 meter. Yan, kasama na po rin. Bali, naglilinis na lang kami rito. So ito yung update ngayong araw ng Webes. Ayan, halos nakalatag na yung C-beam natin. Tsaka rito. So limang poste po yung naitayo natin dito. Bukas sa buhos yan. Buhos. Tapos yung regarding nga pala sa mga ano, sa mga padugo. Okay lang sa may-ari nito kahit wala. So yun naman, depende naman po dun sa ano, nagpapagawa kung gusto niya o hindi. Eh, kalatag na to. Ayan, C-beam natin. Okay na rin. Hindi na po tayo makakapunta dun sa ano, sa phase 4. Ayan na si ano, si Jamila, tsaka si ano, Jasper.
Yo. Shoutout. Oh, shoutout. Shoutout. Diba, may aso ka na, Louie, ah. Papaduguan mo na? Malapit talaga si Louie sa aso, tingnan nyo. Hindi namin kilala yung aso na yun. Oh, sino papatingin natin? Shoutout sa dalawang idol, ang galing nyo sumayaw kanina. Good luck. Yun, oh. Sino kaya yung idol na naman? Basta si idol, ang galing sumayaw, eh. Wala ka bang idol, Per? Wala pa. Idol ko, asawa ko. Yun lang. Shoutout nga pala sa inyo. Ang galing. Sana mag-i-request ako ng sayo, ha? With the beat. Yun, oh. So yun, dito, hanggang dito lang yung ano, nalagyan namin ng C-beam. Yan, hanggang dito lang. Yan dito, okay, pagpapabukas na lang. Yan na lang naman, pa L-type. Tapos habang naghahalo, assemblein yung bakal. Yan, okay na. So ito lang po yung naganap ngayong araw po ng Webes. Yan, ikatlong araw po natin dito sa isang Irene Rose with corner lot extension. Uwian na naman, uwian. Bukas tayo bukas. Sana makisama yung weather bukas. Ayan, nakapagsalansan na rin po ng gamit dito. Ah, may pahabol, habol. Shout out. Gustong gilin. Narot niya ako pala sa inyong lahat. Maraming sa panonood. Shout out kay parang JJ, parang Louie. Shout out sa inyo. Kay Master Jojo, kay Brother Jamil. Kay Brother Jamil. Yeah. Yeah. Connection, di ba? All around in the Cavite, Tansa. Shout out sa inyong lahat. Wala pa eh, maliit pa lang yung ano natin. Hindi pa ganong kalawak. Merong bubuksan na business. Hindi ko lang alam, may bubuksan na akong business. Hindi ko lang alam kung magsasarado agad. Baka nyo na lang. Hindi pa nagbubukas, diba? So tara, uwihan na po muna. Sampon. Sige ha, okay, ingat. Okay. Yun, oh. Yan, uwian na po, mga karohas. Yan, pahabol na shoutout muna kay Sir Yuri Gonzales at saka kay Ma'am Catherine Marie Gonzales. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Sir Gisbert Junio. Ayan, at saka kay Sir Arthur Espinosa. Yung tinatanong ni Sir Gisbert Junio, finance ng materials tapos reimburse na lang ng client. Yes, tama po yun. So, bali, tayo po muna yung nauunang bumili ng materials tapos merong agreement nito every week, i-reimburse yung materials. Kung ano yung mga na-purchase sa buong isang linggo. Yung tungkol naman po sa manpower, progress billing po tayo. So, ibig sabihin po kapag nagawa na po natin yung accomplishment para po dun sa first billing, saka po magbibigay po ng pang-progress billing si client owner para sa second billing naman hanggang matapos po natin third billing and fourth billing. Ayun. Ayan, mga karaw, sa kita-kita tayo sa susunod na video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Tara, uyan po muna. Ayan, let's go.